9:36 ang oras natin. Maligayang pagkabalik sa gabi na, gising na. Kasama niyo po ako, Chico Loco on your radio. Good evening sa lahat ng mga paluwas ngayon, ano, kung saan ka man pupunta, ano, importante man yan o hindi masyado importante. Aba, ingat-ingat ha. Ganun din naman sa mga pauwi na, ano, mga galing ng mga eskwelahan o kaya galing ng trabaho, no? Pagod na pagod na. Ang sarap sigurong umuwi ng pag-uwi mo doon, ano, nakahain na agad yung, ano, yung masarap at mainit-init na ulam. Yung paborito mong ulam, no? Ano ang paborito mong ulam? Friday ngayon, ang tema ngayon ay munggo. No, Friday is munggo day. No? Munggo na may kasamang galunggong. Oo nga. Sarap. Kaninang kinain namin ni Rico Panyero ay bangus. Bangus belly. Nom 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 nom. Ay, nako. At yung pala pong, oo nga ba? Kahapon, medyo susal-susala ng mga kinainan namin kahapon dahil libre kami ng boss dahil gawa nga ng nanood kami ng Rock of Ages, no? Nilibre nila kami ng ano, no? Ng dinner. O nga. Sa may bagoong club, yung mga lutong bahay, no? Ako to yung mga ganyang restaurant, no? Yung mga, yung pagpasok mo mukhang hindi sa restaurant, yung mukha lang siyang bahay lang, no? Tapos ang cozy nung dating, ang ilaw eh. Fan ako ng ano, ng warm na, warm light. Medyo yellowish, ganyan. O, yoko yung masyadong matingkad na, yung puting-puti, ilaw ako! Yoko nang ganun. Yung tipong bawal marumi, no? Minsan pagka ganun eh. Tapos ang dumi-dumi nung kuko mo sa paa, kaya nang kuko mo, no? Nakakahiya. Pag hindi ka naghilod, halatang halata, no? Hello po sa lahat ng mga hindi naghilod ngayon, no? Maghilod nga kayo! Yung totoo, di naman kayo araw-araw talaga naghihilod din, no? Siguro, ano, ilang beses ba? Hindi ko alam, twice a week. Once a week yung iba, no? Once a month. Maghilod. Naliligo naman araw-araw. Pero minsan hindi kasi sapat yung naliligo ka lang sa pang-araw-araw, di ba? Minsan, masarap din sa pakiramdam yung alam mong naligo ka, natanggal lahat ng mga dumi mo sa katawan, ano, naghilod, no? Ano mang mga gamit na panghilod, bato, no, yung batong bato sa ilog, no, yun yung panghilod. May kinalaman kaya yung pagiging rhyme niya, no, bato sa ilog, ilog, hilod, no, hindi ko alam. Pero yan yung batong panghilod na madalas yan yung madalas na bibitawan mo nung bata ka at nalalaglag sa inidoro. Kasi syempre mas malaki pa yung bato eh, di ba? Mas malaki pa yung bato noon, yung panghilod kaysa dun sa kamay mo. So, naibitawan mo yan. Tapos parang hindi ka mapagalitan kasi alam mo nga hanapin ng nanay. O kaya hanapin sa inyo, no? Magsusuot ka na lang ng kung ano mong plastic. Tapos kukunin mo, tapos iiwan mo doon. Hindi mo malang binanlawan. Tapos yung susunod na gumamit, ang sarap maligo. Kakahilod ko lang. Tanggal ang germs. Ay, ah. Oh. Diba, no? O kaya pwede rin lufa, no? Lufa. Alam nyo ba yung lufa? Lufa. Yun yung pinatuyong labanos, no? Ah, labanos nga ba yan? Hindi. Patola? Labanos? Labanos? Oo. Hindi ko talaga alam kung ano daw. Kung ano man doon yan sa dalawa. Ano nga ba yun? Tulungan nyo nga ako. Tapos yung ugat-ugat niya, no? Tapos yun yung pang kukuskus. Kaya lang minsan, ang sakit-sakit sa balat, eh. Ay, nako. Yung iba naman, parang plastic, no? Yung ganyan. O yung iba, ang ginagamit, labakara, no? Labakara, bimpo. Patola pala, patola pa lang. Patola yung ano, yung lupa. Sorry naman. Kaya lang minsan pagka may sabon na, no, para ano ba yan, ang dulas lang, yung kahit pa paano gusto mo yung makakaramdam ka ng medyo magaspang para tisa, alam mo nakayas yung balat mo, no? Pagka madulas na, parang wala lang naman, wala lang nangyari, no? Nakakatuwa, no, pagka maghihilod ka, no, alam, lufa o kung ano man, yung pag nagbanlaw ka, yung makikita mo yung, makikita mo yung umaagos, no, yung sa sahig, makikita mo yung dumi-dumi ng katawan mo, di ba, no, ganun? Para kang namundok, ganun. Ooh, amazing! Look at all the dirt! Ay, nako naman. At masarap kaya maligo ng ano, ang sarap maligo ng, ang sarap matulog pala ng bagong ligo, di ba?
Yan yan. Pero dyan ko rin nakuha ang sakit kong sinusitis. Congratulations. Kaya ngayon nag-i-spray ako sa ilong ko. No? Wala nang ang ilong, nai-sprayan pa. Kasi nga, karoon akong sinusitis. Naliligo ako ng, hindi ako fan ng, ano, ng pag-iinit ng tubig. Every time na maliligo po ako, yung sa gripo lang, no? Kung malamig, di malamig. Oo. High school pa lang ako, umaga, alas 4, maliligo ka papasok. Pagating ng, ano, pagating ng gabi, bago matulog, naliligo pa rin ako. At ang ligo ko isang oras. Ayun, nagkasakit ako. Hindi pala, masama pala lagi naliligo, no? Wag na tayo maligo, Brad! Wag nang maligo, ah! Linggo na lang, kapag may okasyon na lang, maligo! Ay, nako. Sabi ni Choy, eh kung bato chico gamit din pang hilod, hollow blocks pwede din ba gamitin? Sige, gamitin mo. Try mo, tapos balitaan mo kami, ha? Kung effective, ha, balitaan mo na lang kami dun. Ay, nako. Hello po sa mga nag-endo ngayon. Oh. Mga na-endo sa trabaho. Yan kasi ang pangit ang ugali mo. Hindi ka marunong makisama sa mga katrabaho kaya na-endo ka ngayon. I'm surprised. Yan, no? Matutong makisama, no? Sabi ko nga, pagdating naman sa mga trabaho, hindi mo naman kailangan siyang, di mo naman sila kailangan mahalin lahat, no? Kailangan mo na lang makisama, no? Lugar-lugar ka na lang, no? Sa dapat mong kalagyan. Lalo na kung bago ka, no? Bago ka. Diba, no? Kapag bago ka sa isang kumpanya o isang organisasyon, matutukan lumugar, no? Tutong gumalang, no? Sa mga senior. Seniority, no? Ako naniniwala ko, I personally believe na dapat pinahalagahan natin yung salitang yan, ano? O yung bagay na yan, yung seniority na tinatawag, no? Hindi naman kinakailangan na kung halimbawa sa isang kumpanya, no? Sa isang grupo na hindi naman kinakailangan yung matatagal na doon, i-assert mo, i-aasta mo na tabi nga, tabi, senior ako. Hindi naman kailangan ganun, no? Hindi naman kailangan, bago pa mangyari yon, ikaw bilang bago, masadong palagay ba ganyan. Yan. Minsan dyan tayo nasisira, eh, no? Bagong salta ka dyan, tapos nag-iinaso ka dyan, no? Alam mo kung sino ka. Matamaan ang mga dapat tamaan! Kaya ako dito sa amin, ang bubuli ako ng mga bago. Kawawa yung mga bago. Bubuliin ko kayo! Kilalanin niyo ako! Bait-bait ko kaya. Yung mga bago, naalala ko yung pag may mga bagong DJ dito, pinapatayan ko ng mic, gano'n. Pinapatay ko yung monitor. Ginagawa ko po yan. So gusto mo maging DJ dito, wag mo nang balakin. Bubulihin kita. Ayun ako. Sino ba mga nakatikip ng ganyan? Si Rocky Terra. Nag-adlib si Rocky Terra, hinuhugot ko yung wire ng mic. Diba? Masaya. Tapos nakakatawa, nakikita mo nagpapanik siya. Ay, nako. Swerte niya, hindi siya nagtagal sa pang madaling araw, no? Wala eh, dati naming DJ, si Maria Maldita, wala na eh. Yun talaga yung lagi kong binubuli. Binabato ko ng unan. May script siya, hinahata ko bigla, ganyan, no? Siya kaya? Sabi dito, paano daw pag sa akin ginawa? Subukan mo! Subukan mo ng baragyang bungo mo. Subukan mo lang. Pero hindi ko naman yung gagawin kung gagamit ka ng shield bat soap. Hindi ko talaga gagawin yun. Kasi nga, ang shield bat soap ay galit sa sakit at may malasakit. Nako, approved ito ng Philippine Nurses Association. Merong matibay at malupit na antibacterial na galit, no? Parang bully sa mga disease-causing germs, no? Ay, nako, yan yung mga nakaka-packing tape ng mga bacteria na kaya tayo nagkakasakit, no? Yan, labanan niyan. At the same time, pinapaganda niya yung ating balat. Minomoisturize siya dahil sa tinatawag na Shea Butter Moisturizer, no? At hindi yan mahal. Napaka-affordable niyan. Kaya sa susunod, ha, na maliligo at bibili ng sabon, alam mo na, dapat shield bath soap galit sa sakit
at may malasakit. O yun nga pala ha, eto na ha, bukas na yung sinasabi namin, lagi namin binabanggit. Sa mga taga Ignacio Olivia Subdivision, Barangay San Vicente, tas Santa Maria, Bulacan, go for the gold na para manalo ng napakaraming prizes ano sa Pride Cabisho Hayahay Panalo. Bukas po yan, August 23, mag-ipon ka lang ng Pride Detergent, Shield Bath Soap, o kaya at pala, unique toothpaste na proof of purchase para makasali sa Pride Bingo, o kaya naman sa sing-along, o kaya naman ay sa iba't ibang exciting na games kung saan mamimigay ng napakaraming cash prizes at gift pack. Uki? Kaya huwag kalimutan ha, bukas po yan sa Barangay, sa San Vicente Gym pala, San Vicente Gym, Ignacio Olivia Subdivision, Barangay San Vicente, Santa Maria, Bulacan. Now, kung gusto mong magkaroon ng malaking chance ano, para manalo, ito lang kailangan dalihin. Ano? Ang tatlong pirasong Pride 40-gram sachet ay katumbas ng isang bingo card. Samantalang ang 6 na piraso naman ng unique toothpaste 10ml sachet ay katumbas ng isang bingo card. Ang isang pirasong unique 50ml tube, ang katumbas niyan ay 2 bingo cards. Ang isang pirasong Shield Bath Soap 60-gram sachet ay isang bingo card. At ang isang piraso ng Shield Bath Soap 120-gram pack ay katumbas ng 2 bingo cards. So the more cards, the more chances of winning. Lagi naman ganun. Okay. So good luck ha. Bukas sa mga sasali sa Pride Cabisho Hayahay Panalo. Sa mga nagtatanong po, inaantay po natin si Papa Jack ano, at siya may event ngayon. Meron siyang, hindi ko lang kung ano yun. Wala kayong magalit. Mamaya explain niya sa atin. Pero kasama niya ang Ballet Manila dito sa Aliu Theater, no? Malapit lang naman, no? Mga 5 dura lang, no? Nandiyan na siya. Kaya ewan ko lang kung may show. Baka nagbaballet si Papa Jack. Imagine mo si Papa Jack nagbaballet. Tapos nakasuot siya nung... Ang tawag doon, bakat, eh. Kung may V-cut, merong bakat. Alam mo yun? Tapos, diba? Tapos nagtatalon-talon siya doon, ano, bumubuka ka, buka ka, ano? Tapos nakabakat yun. Yung anes niya. Ay, naku. Eh, bakit? O, diba? Magulat ka pag walang nakabakat. Eh, syempre, meron talaga. Ang gagawin natin. Sabi dito, baguhin ko daw yung pangalan ko. Ayoko na, nakakatamad na magbago ng pangalan sa Twitter. Okay na yan. Pansin nyo nga, wala nga akong post eh. Ngayon na ako nag-post ulit. Aha. Well, hindi ko lang talaga alam kung mga ano oras kaya siya makakarating. Pero kung baka mga 12:32 pa siya makakarating, hindi ko alam. Sabi niya 9:30 daw nandito na siya. Pero wala pa rin naman. Tawag ka sa amin. 832-6171, 832-6165. Oo nga, habang wala pa naman si Papa Jack, ano? Call me up, 832-6165. Dali. Sabi, sumbong ka namin mamaya pagdating niya. Diyan kayo magaling, mga sumbungero. Mga walang ginawa ko di sumbok. Naku, ha? Kau. Bueno. Ay, nako. Facebook.com/ChicoLocoManila. Okay, spelling po niyan, ChicoLocoManila. Okay, ha. Sa Twitter naman, Twitter.com/ChicoLoco_. Yes, FM. 9:51, 9 more minutes before 10. Ito po ang gabi na, gising na.
with Chico Loco. Without Papa Jack. Ang hirap kasi maging busy na tao, no? Isa sa the most siestest, busy siestest na tao sa mundo siguro ngayon ay walang iba kundi si Papa Jack, no? Kaliwat kanan ng mga ang schedule, no? Hindi na nga ata natutulog yan. Kamustahin natin siya mamaya kung may tulog ba siya. Lagi lang siyang tulog. Sabi ni Eman, "Oy, pabili yelo. Pakumusta naman ako, nakikinig kami ngayon ng ate ko." Eh, ano ngayon? Huwag nga kayong makinig. Huwag kayong makinig. Hindi ko na kukuha na ba ako ng collar ngayon? Oo nga, pwede akong kumuha ng collar ngayon. Malay mo, pag habang kausap natin siya, dumating si Papa Jack. Eh, alam mo naman eh. Kapag Friday, pahinga day ko ngayon. Ako mag-a-advise sa mga tao. Hanan natin kay Papa Jack yung pag-a-advise na yun. Sabi ni Dulceline, ang daldal mo, Checo. Ako pa madaldal? Hindi ako nagsasalita eh. Ano akong sinasabi rito? Patingin ko lang lahat ng mga naglalaro ng Clash of Clans, mabuhay kayong lahat. Matalo sana kayo. Kanina wala ako natulog. Kanina naglalaro ako. So pinindo ko na attack. So kailangan strategy game yan eh. So may mga ano ka? Meron kang mga troops, no, kung tawagin, may mga tauhan ka diyan. Tapos susugur pasasabugin niyo yung pagbumuka ng base ng kalaban, ganun. Eh, nung naglaro ako, nung nag-attack na ako, nanonood ako ng documentary. Nahook ako dun sa documentary. So, alam mo yon yung hati yung attention mo, pero hindi hati eh, mas lamang dun kung saan ka nakafocus, no? May mga ganyan tao eh. Kapag nanonood, o kaya nakikinig, hindi mo siya maistorbo. Yung kapag kinausap mo, wala siya sa wisyo. Yung, di ba, ano, yung hindi niya alam kung ano yung sinasagot niya, oo lang ng oo, mga ganyan. So kanina naglalaro ako, tapos nanonood din ako at the same time. Alam mo yung pindot na lang ako ng pindot. Pindot ako ng pindot, ending wala, talo. Kains. Sayang. Pero hello po sa lahat ng mga weak, no? Sa kung ano mang laro, mga weak kayong lahat. Hindi mo ba babaguhin name mo ngayon? Ayoko nga baguhin nga. Kuya ko si Papa Jack na lang tawagan mo. Ayoko nga. Hoy, mamaya para sa liham kay Kuya Checo, magbabasa na ako ng padala sa atin, ano? Kung gusto mo palang mag-share dyan, kung meron kang liham para kay Kuya Checo, padala mo yan sa email, ha? Ano yung email ko? chicoloco.esfm@gmail.com. Okay? So again, it's chicoloco.esfm@gmail.com. Okay? Tapos, ilagay mo doon bilang subject ang liham kay Kuya Checo. Okay? May mga nagpadala na eh, no? So mamaya magbabasa tayo ng isa sa mga pinadala, ha? Maganda yan. Wag na natin hintayin si Papa Jack. Magbasa ka na ng liham. Ang atat mo, no? Baka atat! Kung atat dyan? Kung gagawin ko? Hindi ko lang kung anong gagawin ko talaga eh. Alam mo yun? Yun lang nga pa ako anong gagawin. Pwede naman akong makipag-usap ngayon, no? Tinatamad nga ako makipag-usap nga. Dapat kasi si Papa Jack na nakipag-usap pag Friday. Diba yan? Tawag po ha, 832-6171. Kay Papa Jack yun, walang nasagot. Sa akin ka na lang tumawag, 832-6165. Dali. Ngayon na kasi now na! Sige na nga. Again, it's 832-6165. Sapi natin siya.
Kailangan, pag sinabi kong hello, ang sasabihin mo ay... Pag hindi mo sinabi nga... ibababa ko. Pwede ba yan? Matino yan ha, pag sinabi kong hello, you will not say hello. You will say... Sige, tignan natin. 833-6165. Hello? Hello? Binaba ako po! Kawawa naman siya! Hindi nga hello! Ang sabi ko, pag sinabi kong hello, ang sabi mo ay... Kawawa naman siya. Isa pa. 832-6165. Hello? Hello? Ano ba yan? Okay. Hello po. Nawala. Kailangan nga ganun. Tawagan nyo padali. 8326165. When I say hello, you will say... Hindi ko may tumat. Hello? Hello. Hello po. Magandang gabi po. Ano po yan? Sabi, muntanga ka na naman. Muntanga ka rin. Kuya Chico, mabati naman yung mga best player ng LOL dito sa Barangay Capri. Woo! Hello po. Paano ba yung LOL? Hindi ko nga alam yan. Barangay Capri. Sa lahat ang mga nakikinig sa atin, ha, Luzon, Visayas, and Mindanao, good evening po. 8326165. When I say hello, you will say aloha. Binago ko na po. Pag hindi aloha, ibababa ko yung telepon. 8326165. Tignan natin. Hello? Aloha. Wow, bagay na bagay. Hi, anong pangalan mo? Ken po. Ken? Apo. Kuya Ken, ilan taon ka na? 14 po. 14? Apo. Tuli ka na ba? Pa. Tuli ka na? Apo. Oh, kailan pa? Nung 11 po. Nung August 11? Hindi po, nung no. 11. Ah, 11 years po. Old? Wala kang pasok? Bukas? Opo, Rabado eh. Oo nga eh. Kanina, ano oras ang uwian mo? 6 po. Maghapon yun? Opo. Kuya, wag mong ilapit yung ilong mo sa phone, okay lang? Opo, sige. Yan. O, kamusta naman ang pag-aaral mo? Medyo kinakabahan po, kuha na ng card bukas. Oo, ba't ka kinakabahan? Bay, bagsak ka ba? Hindi ko po alam eh. Dapat alam mo yan kasi ikaw yung nag-aaral eh. Di ba ikaw yung pumapasok? So dapat alam mo yan. May feeling ka bang tagilid na grade? Wala naman po kasi lahat ng requirements napasa ko naman. Ah, nakakasagot ka naman sa recitation? Minsan po. Hindi naman bagsak yung mga quiz o kaya mga exam? Hindi po. Pero yung minsan sa mga quiz, medyo mabababa. Pero hindi naman bagsak? Hindi po. Okay lang yun. Ano bang favorite mong subject? Ano po? English. Wow, bukod sa English, ano pa? Mape. What is intransitive verb? Ewan. Hindi mo alam? Akala ko ba favorite mo yung English? What is pronoun? Pinaisi ng noun.
Pinay sinang noun. Hoy, kuya, ano nga pangalan mo? Ken po. Ken. Hoy. Ba't ka ba napatawag? Ano po, tungkol po kasi sa pamilya ko. Oh, eh, ba't ka pumipiyok? Sa bagay, okay lang yan. Ilang taon ka na? 14? Normal naman opo. Yan, ano? Pumipiyok ako nga. Hanggang ngayon, pumipiyok ako eh. Okay lang yan, ano? Opo. Bakit naman? Kasi po, si Papa po. Ano? May iba. May? Kabit po. Si Papa mo, eh, saka ba naninirahan ngayon? Kasama mo si Papa, si Mama? Parehas po, pero umuwi rin dito si Papa. Alam naman niya ni Mama mo. Opo. Oh. Eh, paano mo na... Kuya. Po. Wag mong ilapit yung ilong mo sa phone, okay lang? Sige po. O yan. O kwento mo sa amin, paano mo ba nalaman yan? Kasi po, nalaman ko muna na pinutol ni Papa yung wifi, kaya hindi na po si Mama sa cellphone. Wow, ako naman. Eh di hindi ka na rin makapag-Facebook, ganon? Hindi po. Nakakapag-internet naman po ako sa computer. O, paano? Eh walang wifi nga. Hindi po, si Mama po kasi sa cellphone. Opo. Okay. Tapos po, sabi ko kay Mama pabiro na yan kasi may ginagawa ka ata. Tapos yun, na siya, na lungkot. Tapos tinawag ako sa kwarto. Kinumento sa akin lahat kasi 3 years. Kinumento ni Mama mo? Opo. Tinawag po ako sa kwarto. Sabi niya po sa akin, alam mo ba na kagabi lang, kaya pinutol ni Papa mo kagabi, may nabasa ako sa text message. Mahal up, happy anniversary. Yun po. Baka naman text ng tatay mo yun sa kanya. Hindi po, yung kapit eh. Po. Ano bang gusto mong gawin? Ano nga pangalan mo? Sorry, may sakit ako. Ken po. Ken? K-E-N. Ken. Oo nga. Gawin natin, Ken. Kasi alam mo, ganito, no? Yung bagay na yan, ikaw 14 years old. Hindi ko alam kung meron ba akong masasuggest sa'yo na bagay para masolusyonan yan. Pero yan problema mag-asawa kasi Kuya Ken. Ano? Apo. Medyo... Wala naman akong masabi kay Papa, takot din po kasi ako kay Papa. Hindi mo naman siya makausap, ano? Opo. Si Mama na nakakausap mo. Alam mo, you just have to pray na lang, ano? And hope na sana maging okay na sila, no? Mag-asawa. Kasi, kahit naman mga matay tayo dito, Kuya Ken, mag-isip tayo ng paraan. Diba? As much as you would like to help, pero alam mo naman na ano, you can only suggest, ano, kausapin sila pareho para ma-realize nila na hindi maganda yung ginagawa nila, no, na kakaroon ng epekto sa'yo. At sana mag-ayos, pero hanggang doon na lang tayo kasi, no. Hayaan natin sila. Alam mo, malalaki na naman sila eh. Si Papa at si Mama, alam na nila yung ginagawa nila, no. Opo. So, kasi po ano, nung hindi pa po kami lumilipat dito sa bahay na to, 3 years na po nakalipas, nag-away din po sila noon dahil doon sa kabit niya. Napatawad na po ni Mama, pero nung pagkalipat na dito, 3 years na ulit lumipas, nabasa niya ulit. Tapos sabi niya, hindi pa rin pala daw tinitigilan. Yun nga, Kuya Ken, ano? Kuya Ken. Po. Ganto na lang, ang gawin mo na lang ngayon, maging support ka na lang kay Mama mo, ano? Kung 'di ba, mas close mo siya or kung nandiyan naman si Papa mo, kaya lang kasi takot kang makipag-usap sa kanya, eh, no? Kung si Papa mo nagloloko, well, nakakalungkot naman 'yon. Pero be there for your mom, ano? At least through that, alam mong nagagawa mo yung part mo para makatulong ka, no? Kasi wala eh, sabi ko nga sa iyo, ano mang gawin mo natin dito, tumambling man tayo, no? Kung hindi sila willing ayusin yan, wala tayong magagawa, Kuya Ken. Ano? But at least ikaw, bilang 14 years old, ayusin mo yung pag-aaral mo, no?
So, yun na muna intindihin mo, no? Masyado pang, masyadong, ano yan eh, makaka-apekto pa sa'yo pag, kapag iniisip mo yung bagay na yan, hayaan mo sila, malalaki na sila, no? Ayusin mo yung pag-aaral mo and be there for your mom kung kailangan niya ng kausap, okay? Opo. Salamat po sa advice. Alright, sige. Maraming salamat, Kuya Ken. Sige po. Si Kuya Ken po, kumawa naman siya. Nag-aantay na yata si Papa John. Nag-aantay si Papa John sa kabilang linya. Hindi ko naman alam mo yung share pala talaga yun. Gusto ko lang man-trip. Ano ba naman? Angin ako. Teka lang, andyan yata si Papa Jack. Kanina pa, no? Andyan ka na ba? Oo, mga apat na araw na. Sorry naman. Hindi ko naman alam na andyan ka na pala. Eh, may kinausap lang ako, malay. Akala ko makukulitan lang kami, malay ko ba na? Gusto siya. Hindi lang, ako nga, akala ko 9 p.m. lang eh. Akala ko makukulitan lang kami, pala hindi. Anyway. Ay. Pero na ano nang ginawa mo, Chico? Ano nang accomplishments mo, ha? Kanina nga bang wala ako? Ang accomplishments ko ay marami na. Nakapagpatayo na ako ng flyover. Talaga? Nakapagplano na ako. I was able to come up with blueprints, ano, para sa mga, ano, cultural sites, ganyan. Yun. Malay mo maging national artist ako balang araw. Uy, gusto mo yan, Chico? Ba, hindi ko alam. Malay mo, di ba? Hindi ko nga alam. Di ba? Alagad. Masarap pakinggan alagad ng sining. Sining. Tama, ano? Alagad ng sining. Sa anong larangan? Pagkanta, ikaw diyan ka magaling eh. Alagad ng sining. Pagkukulot ng boses, ganun. Alagad ng sining sa pagkukulot ng boses. Maganda yung ganun. Napaka-specific mo naman masyado. Hiko! Kamusta ang booth ng, ano, ng Yes FM ngayon? Eto, may mga same old brand yun ng mga tao. Same old brand yun? Oo, mga ganyan. Ang boot ng Love Radio ngayon, may mga parang may misa ako ngayon dito. may mga mukhang disipulo sa likuran ko. Talaga? Oo. Hoy, teka lang, kamusta ka naman pala? Ikaw ang dapat namin kamustahin. Kamusta eto, matigas pa din mula kanina. Sobrang nervyos. Bakit? Ako'y naging kabahagi ng Ballet Manila sa Kay Ganda ng Ating Musika. Kay Ganda ng Ating Musika. Yan, dapat talaga iyan. Dapat talaga ikaw yung kumanta nun eh. Ito para ay atin. Sariling atin. Hindi kasi Chico, kinakabahan na. Kasi ang papel ko naman talaga sa kabuuan ng play ay bilang DJ. Alam ko. Bilang DJ. Hindi nga. Ano nga? Alam ko. Ano? Walaan ko. Ang papel mo dun ay rocking chair. Pagkita mo rocking chair? Ano? Wala. Hindi. Sige na nga. Wag na nga. Ang papel ko talaga, Chico, ay DJ din. Wow. Kaya lang may part sa bandang duluhan na pinasayaw ako ni Ma'am Alicia. Sana nag-ballet ka rin. Ay, sana makatanggi ako, di ba? Pero syempre hindi. At in-enjoy ko na lang. Anong sinayaw mo? Basta, baka manood ka. Ayoko, basta. Ayoko. Ano ang sinayaw mo? Modern? Pang-ballet din? Or, nag-cramping ka ba doon? Pang-ballet din. Kasi malupit na mga ano mga turning lifting ganun. Wow, sana nagsuot ka din ng pang-ballet. Babakat. Yung bakat. Babakat. Baka makita nila may shift na kay Smiley. Anong gagawin natin eh? Natural naman 'yon. Matakot kapag walang bumakat. Diba? Sa bagay mukha kang cyborg. Oo. Mukha kang Iron Man. Kung may nakabakat ka Iron Man ah. Hindi ah. Ano kaya maging jowa mo si Iron Man, no? Ikaw babae, no? Ang hirap siguro magka-baby kay Iron Man, no? Okay. Maliban sa ang hirap, ang komplikadong gawin, ang hirap ipanganak. Kaya nga. Imagine mo, bakal yung lalabas. Tapos, no? Ex mo si Cyrax, ganyan. Sino yun? Sa Mortal Kombat, si Cyrax at saka si Scorpion, yung dalawang cyborg. Hindi ko alam yun. Hindi ko nakapaglaro. Mortal Kombat? Chico, third year finish high school. Finish him, ganun. Third year high school lang kami nag-akuryente. Hindi naman pwedeng tumakbo ang computer games ng uling lang ang nilalagay mo. Bakit yung plancha? Pwede. Sa bagay. May nakagamit ka nun? Hindi, pero may mga kamag-anak kaming meron yan. Pero amazed na amazed ako kasi ang bigat niya, ang laki niya. Tapos ano yan, Chico? Pinaplancha yan sa ano, sa lupa para malinis. Saan? Sa lupa. Ipaplancha mo sa lupa nang may mainit na, ano, na baga sa loob para malinis yung ilalim. Bakit? Sinangangalawang yan. Hindi mo alam yung ganang proseso? Pwede naman tissue tapos lagi mo alcohol na, malinis pa rin. Wala kang kayong plancha, hindi ko rin. Hindi may tissue kayo?
At least kahit paano meron. Huwag ka nang nanginghilap sa buhay. Hindi mo alam yun, nakakalinis ng ano, ng kahit anong metalang lupa. Ang alam ko lang kasi nga buhangin dun sa kawali, pinapangkaskas no, sa puwet ng kawali. Oo ba? Alam mo yung kaskas yung... kaya sa kapatid. alam mo yung bariyang ano, Chico? Ano? Yung bariyang... Jess? Hindi yung mga bariyang marumi na yung nangalawang na mga bariya. O pag kinisikis mo sa lupa yan, kikinang ulit yan. Nung kinisikis mo sa lupa, nagdugdumi yung kuko ko eh. Bakit kuko? Sakong ang ginagamit. Ha? Paa? Yup. Eh, tamad ka daw nga pag pinapaa mo, so tamad ka. Lupa eh, bakit mukha ka ba yan? Eh, sabi sa amin, pagkaganyan, wag mong paahin kasi tamad-tamad. Dati nga naglilipat ako ng TV, ginagamit ko paan, tamad ko daw. Kinakahiga ako doon. Diba, ang sarap-sarap ng higa ko doon, oh. Edi, kamay yan pag masipag. So ikaw, ba't mong pinapaa? Tamad ka, wala, tamad. Hindi ka dapat na ano. Ay, ako. Kamusta naman? Marami namang ano, maraming audience. Marami dito ano, Chico, taong hindi ko... Alam mo, Chico, hindi ma-realize ng mga taong dumadalaw sa atin kung anong pakiramdam ng mayroon ng mga 50 mil na taong nakapaligid sa'yo na wala namang sinasabi pero nakatitig sa'yo lahat. Oo nga. Kasi, diba? Iba-iba. Di mo lang kinuhubaran tayo sa kanilang ima, baka hindi na lang yun ang ginagawa sa atin ngayon. Iba-iba pa yung ano, iba-iba pa yung expression ng mata nila. No? Ano yun? Expression. Kakasama mo kay Kapitan Tutang, ganyan kabagsalita. Kaya nga eh, patawarin nyo na. Expression, mga ready, ganun. hindi ko na nga mapigilan. O nga ano, tapos imaginein mo mga, kasing mata ko pa yung mga bisita mo, halimbawa. Nakakatakot. Kayanin mo ba yun? Kasi kahit saan ka tumingin, ang talas-talas, diba? Ouch! Ouch! Paano? Ouch! Ouch! Parang ibang ginagawa siya. Kasi tinignan ka nga ng masakit, ganun. Hey, welcome po sa mga bisita sa booth ngayon, ha. Pasensya na, wala mo ng pansinan. Kasi hindi ko alam bakit meron dito mga pitong dalagang kakapal na make-up. Mura daw kasi ngayon ang kilo niyan. Diba? Parang 20 lang ang kilo ng, ano, ng make-up. Pinahid lahat sa mukha. Sabi na, ano yan? Pag-alis ng bahay. Anak, yan ang mana mong make-up. Hindi po, gamitin ko na lahat today. Dapat, no? Dapat sa mga babae, kung halimbawa, huwag muna kayo mag-make-up. Kung sa tingin ninyo, okay naman yung... Okay naman, sakto naman, cute naman. Oo. Huwag na kayo mag-makeup. O baka bakit, mas gusto ko yung walang masyadong makeup. Diba, meron naman ganun yung okay naman. Minsan kasi kapag nag-makeup, yung okay na sana, tapos nag-makeup, pak! Ang tawag yun, Chico, ay biktima ng sariling mukha. Oh, wala eh. Iba yung sayang-sayang, okay na sana eh. No, ganyan. Okay, yung iba, yung hindi masyadong, heavy makeup. Kasi feeling ko pag nakakita ko nung ganyan, parang laging may JS, ganun. Victoria eh, no? Parang, ano JS may, mo? May pinapagaya ng makeup na makapal, ha? Diba? Hindi mo aga-aga kagigising mo ng makeup mo makapal. Hindi ka naman performer. Buti sana kung performer ka sa entablado, kailangan mo talaga ng makapal na makeup, no? Natuto ako mag-makeup niyan dahil sa pagsali ko sa mga ganyang, ano, organisasyon, no? Lalo na pagka may lighting na matindi, no? Kailangan mo ng... Pag wala pala, no? Iba pala yung itsura. Ang pale mo pala sa stage ng pag walang makeup. Siyan! Oo, ganyan. Pale! Kaya marunong ako mag-makeup, pero yung pang stage na makeup yung alam ko. Ay, nako. O kaya, pwede na lang kung hindi ka naman ano, mga sales lady, no? Sila talaga required na ka-makeup, no? Mga ganyan. O diba, hindi ko alam kung required ba yung minsan sa mall. Totoo to, ha? Required na lang diba? Diba yung, hindi, minsan ka, Chico, OA na eh. Di ba punta ka ng mall, ang binibenta naman ay panted bra, pero parang lipstick. Parang canvas yung pisngi. Di ba parang malapit na mag-away yung ano? Malapit na mag-away yung nguso tsaka yung lab, ayun, yung pisngi. Hindi, siguro kasi dahil yung iba, para isahan na lang, no? Unang lagay, pack, no, heavy, para nawawash out, ano, nabubura kasi yan, eh. Habang tumatagal nabubura, so siguro tinatamad na, wag nang mag-retouch, no? So makapal na lang, ganun. No, yung iba kasi pag manipis lang, mamaya wala na. Lalo na kung pawisin. Hoy, hindi ako yan. Bagay, parang ako lang naman yung pawisin. Ba't kaya ganun? No? Napakapawisin kong tao, nakakainis. Talaga? Chico, natry mo tikman yung pawis mo? May mga pagkakataong maalat, may mga pagkakataong para lang siyang ano, fresh water. Parang galing sa mountain. Pero hindi nga lang siya malamig. Medyo warm siya kasi malagam-gam dahil... Alam mo na, body temperature, ganun. Ay,
ngayon medyo maalat, pero pag minsan no, nakapag ano, kapag ka nakapagpapawis ka na mas madalas, ano siya, matabang lang. Oo nga, ba't kaya ganun? At talaga pinag-i-effort na mo siyang ano-ano, tikman. Eh kasi natitikman mo naman kasi. Pag paminsan malaki yung kuha na ng tubig, syempre tatamarin ka na lang. Diba? Eh yun din naman yun eh, ilalabas mo eh. Mm. Pero hindi ba, pagka nga sa, ano man tawag dito, kapag ka ikaw ay nasa wild. Tapos survival, ano, kung ang pag-uusapan natin ay survival, kahit nga urine, di ba pwede naman daw. May boksingero nga, iniinom urine niya eh. Boksingero talaga? Oo. Sige nga, try mo. Ayoko siya, ayokong banggitin siya, baka suntukin ako. Try mo nga. Papanoorin nga kita. Baka kasi, ano, masustansya naman din yung nakain, so hindi nilalabas. Diba the only reason ba't nilabas ng katawan mo? Kasi nga waste na siya. Tapos iinumin mo. Oo nga. Ano ba? Tapos di ka nag-share? Chika, tumuloy ka lang at kukuha kong caller. Ay nako, sige, habang kumukuha ka eh. May humahamon daw ng ice bucket challenge. Tigilan niyo nga ako sa mga ganyan-ganyan. Hindi, gusto ko malaman ano ba yung, yung origin ng ice bucket challenge. Hindi ko nga alam eh. Marami yung gumawa eh. Si Oprah, si Justin Bieber. Nakita pa yung brief niya nung ginawa niya. Ano nang... Baka talagang sinadya niyang ipakita. Pero macho yung Justin Bieber ngayon ha. Oo. Oh. Wala akong pakilam. Ang papa, grabe. Wala akong pakilam sa kanya. Mas maganda katawan ko dyan. Ah, gusto mo makita? Gusto mo bang makita? Mag-video ako. Kung gusto mo makita, maumay kayong lahat. Kailangan nyo. Pagka pinost ko na yung video, kailangan maganda na kayo ng asukal, no? Para maumay. Para pag nakikita nyo, ay, umay pa! Kain kayo asukal agad, no? Pantanggal umay. Ganon, ha? Ay, nako. Pero ano daw to eh? Hindi ko lang kung advocacy yata ito, no? Sa ibang bansa, hindi ko alam kung ano. Si Bill Gates nga, ginawa na to eh. Hinamon siya ni Mark Zuckerberg. At ginawa naman niya. Ano ba? Lamig-lamig kasi, no? Sa December natin gawin yan lahat pare-pareho. Pwede ba yun? No? Kaya Feb, no? Mas malamig ang Feb kaysa December, no? Oh, tapos dapat, lahat ng gagawa niyan, kung hindi sa Baguio, sa Tagaytay lang. Hindi pwede dito sa Quezon City o kaya sa Beto Cruz, hindi pwede. Dapat doon lang. Yun talaga, yun talaga yung challenging, no? Kasi sa kanila, malamig eh, no? Kaya challenge din yun. Sa bagay. Ano naman sila? Sanay naman sila sa malamig. Anyway. Basta hello sa inyo. Hello po sa lahat ng mga nilalang napapalit-palit ng pangalan sa Twitter. Yan ang isa sa mga... Ano pangalan mo ngayon? Wala, hindi ko pinalitan. Gusto mo bang palitan ko ngayon? Ano nalagay mo? Tinamad ako magpalit eh. Pwede mo na... Tinatamad nga ako eh. O di ba punang palitan? Buhipilit, tinatanong ka lang. Tinatamad nga ako. Wala na ang buhipilit nga sa'yo. Kaya nga eh, kasi tinatamad nga ako nga. Kaya nga, tama na nga. May caller na ka-batchmate natin. 17 lang. Ay, talaga? Bakit? Anong bakit? Ay, you know, I mean, sino? Si Patrick, eto na. Hello po. Kuya, yung radio. Ay, ano pa ba yun? O, tawag, dali. O, dali kami kausap. Ah, dali, wala na. Kasi naman. Kasi naman kayo. Hindi ko naman alam. Ilang beses na ba kayong... Hindi ko alam kung kahapon lang ba kayo pinanganak at hindi nyo alam na bawal sa radyo may tatawag kayo at may malakas na radyo. O, kubos mga... Mga Pinoy, ang kukulit, no? Gusto ko minsan maniwala na ang mga Pinoy ilikas na mga pasaway. Ewan ko sa inyo. Ako, hindi ko nararanasan yung mga ganyan, pero... Ho, mais nga kayo. Ha, sa mga tatawag po, ha, bawal, malakas, radyo. Uki, kung ayaw nyo ipapatayan, hinaan nyo, lumayo kayo dyan, okay? Tapos, kung naka-cellphone, para maayos tayo makapag-usap, hindi yung boses ka mo, kaboses mo si Bumblebee o kaya si Optimus Prime, siguraduhin nyo po na may signal ang cellphone nyo at may battery, sayang naman pagka naputol. Chico! May nakausap ako, binaba ko na lang din. Bakit? Sabi ko kasi ano po number, sabi niya wireless po. Ayun.
tatawag na lang dapat na idugtong na niya yung wireless. Isa pa yan, wireless, no? Pag wireless, meron yung base na tinatawag, doon yung nilalagay pagkatapos yung gumamit ang telepono. Siguraduhin nyo na wala kayong 25 kilometers doon sa ano. Hindi 25 kilometers ang layo nyo doon sa base kasi maampangit na yung reception niyan. Ganun, ganun. Sa mga tatawag, cellphone gamit, prepaid, siguraduhin may sapat na load. I suggest tumawag kayo kung ang load ninyo ay 300 pata, at least 300 pesos. Kung hindi, wag na po kayo magtangka kasi pag may natira, pasa load sa amin. Oo. Kasi mahal nga ang tawag, ano, cellphone to landline, lalo na kung ano yan, NDD, no? Kung long distance pala. No, 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 no. Ay, nako. So ito, ang ingay naman ni Chico. Pangit pa ng name sa Twitter. Pangit rin. Lolo mo, pangit. Ang ganda kaya ng pangalan, Kuya, Kuya Checo. Oh, ha? Ang ganda-ganda ka ng pangalan, Kuya. Sabi, oh, mas maganda pa katawan mo kay Justin Bieber, Kuya Checo. Ano? Oo naman. Yan ang katotohanan ng buhay. Kung mga nag-suggest sexy Chico, ayoko na nga palitan nga. Nitatamad nga ako nga eh, no? Ay, nako. Sabi, nawawala na true meaning ng ALS challenge. O, yun yung ano, ice bucket challenge. Chico, no? Mga 97,000 na akong ano, na-screen na tawag. Ang dami na? Wow. Wala naman may alam na number nila. Bakit? Ay, hirapan na ang buhay ko dito. Kaya yan, tiwala lang, puso lang. Pasasan ba't nadaloy din ang ginhawa? May liwanag ang buhay. Kuya, bakit ang enet ngayon? Hindi ko po alam. Hindi ko alam. Buksan mo electric pan. Ang ALS Ice Bucket Challenge ay para ma-aware yung mga tao dun. Ganun? Sakit yun sa spinal cord. Oh. Pwedeng mag-donate or gawin yun. Pero, di ba? Ito, inisip ko lang. Halimbawang magbuhos ka ng balde ng yelo, anong natulong mo? Ano, may nagawa ka ba? Oko. Di, parang mas magandang, di ba, mag-donate ka na lang siguro kung kaya mo naman. Yung iba, wala naman eh. Yung iba, gumagawa lang naman yan, hindi naman not because of the awareness o kung ano pa man ano, na sinusulong. Wala lang, gusto lang nila. Gusto lang sumabay sa agos, ganun. Wala namang natulong. Dahil mo na sinabi dyan, huy. Palibasa, ayaw ko gawin. Ano ba issue mo dyan? Nakakuha na ako ng cholera after ay, ano, sorry. 10 decades. Nakakuha ka na. Ang init na dito, sarap magubad. Sige nga, dapat mag-brief ka na lang dyan. Hindi gusto ko mauna magubad yung mga lalaki sa likod ko. Para maano ka din, ma-end.